Hello, good morning mga kasisters. Ngayon po ay pupunta kami ng island or isla para manihi at kasama ko sila Eric, Milen at si Hana at si Aya. Ayan. Bale, nagpahila po ako mga kasisters at ayan po ay mag-isa lang ako sa bangka na sagwanan dahil kapag may kasama po ako dyan, mahirap na po hilahin. At sa kalagitnaan nga po kami habang nagbabiyahe ay napansin namin na may ulan na nagbabadya pa lang. At habang papalapit na kami sa isla mga kasisters, ayan nga po, talagang inulan na nga. At mabuti lang ay may dala akong maliit na payong. At sila Eric, Belen at Hana ay talagang nabasa dahil hindi nga sila nagdala ng payong at madaya daw ako. Sabi ko kasi sa kanila magdala sila ng payong ay sabi ayaw dahil pag alis namin ng bahay mga kasisters ay mainit pa at dito na nga kami nakarating na at ang ulan ay walang tigil. Ayan, medyo mahaba-haba pa po ang pupuntahan namin doon sa pinakadulo pa ng pulo na yon. Hanggat hindi pa kati or humibas talaga yung tubig ay pumunta na kami agad dito para paghibas ng tubig ay andyan na kaagad kami kasi mga kasisters maraming naninihi dito. So punaunahan lang yan. Aba, anong ginagawa nung dalawa na to? Parang mga bata nagligo sa ulan. So ayan mga kasisters, hindi alam ni Eric at ni Milen na ako ay may dalang maes. Dahil umuulan pa at medyo mataas pa yung tubig, so nagmerienda muna kami ng maes. Bali yung maes na yun mga kasisters, binili lang yan doon muna sa kapatid ni tatay. Dahil sila ang naunang magtanim kaysa sa akin, so nauna silang kumain. Bali yung maes ko ay hindi pa pwedeng ilaga dahil mura pa, bata pa. At ayan, tungtuwa naman si Aya dahil may baon nga akong maes at ayan, medyo mabubusog kami nito dahil medyo marami yung dala kong maes. Ayan mga kasisters, kain tayo. At bali yung maes na yan ay lagkit na may halong pula. Dahil ang pagtanim daw niyan mga kasisters ay magkatabi lang yung malagkit at pula. Ito na nga mga kasisters, habang medyo malalim-lalim pa ng konti ay nagsulong na itong dalawa dahil nabasa na sila ng ulan at ang sabi ko ay maglangoy na para hindi sila masyadong malamigan. Ayan, bali yung dalawa andun pa sa tabi at itong si Aya ay talaga namang mahilig mag-explore at gustong matutong maglangoy at mas maganda daw ay magsisid na daw siya para makakita na kaagad ng sihe o anumang mga makikita niya sa ilalim. So ayan, napakaganda nga naman sa ilalim talaga ng dagat. So, ayan si Aya. Nakakita nang si Orchin. Ayan. Sabi ko ay kunin. At dahil para makaipon kami kung marami talagang si Orchin. Masarap yan mga kasisters ang si Orchin. Lalo kapag ginataan. Napakasarap yan ang yan po ang paborito naming ulam. Ito naman yung nakuha ni Aya ay yung saang. Yanga-yanga ang tawag sa amin. Talagang marunong na talaga si Aya. Yan. Tungtuwa naman kami ni Hana at ni Aya na ni Hana na nakakuha si Aya. So ayan, sisid pa rin si Aya kasi ayaw naman ibigay sa amin at gusto daw niya na siya lang. Ayan mga kasisters, bali si Hana ay nagsubok ding maglangoy. So ayan, dahil hindi naman talagang malalim, lampastuhod lang yan. So si Hana naman dahil nagpalitan sila ng linte or goggles ni Aya dahil isang piraso lang yung nadala nila. Ayan, si Hana parang naglalakad ng paupo. Naglalangoy ng paupo. Ayan. Bali, ang nakikita nila lagi ay yung si Orchin.
Ayan si Orchin uli, si Aya ang nakakuha. So si Aya ay mabilis talaga makahanap. Makapaghanap ng may ulam namin. So nasa palibot mga kasisters ay sobrang madilim talaga yan at walang tigil yung paulan-ulan. At ito namang si Aya, ala sige, tambak ng tambak lang ng si Orchin. Sabi ko, wala tayong dalang sako, timba lang. So, pupunuin lang namin yung timba at maghanap na kami ng shell, mga kasisters. Ayan po mga kasisters, nakakita ako ng shell na ang tawag niyan sa amin ay bulalo. Bulalo, yung may takip sa unahan na bato rin. So, ayan, kating-kating na. At kami ay talagang napilitang maghanap ng ang ulam namin kahit sabihing ganyan ang panahon, sobrang maulan at talagang medyo malakas-lakas yung dagat. At ito naman mga kasisters, yung pinuntahan naming island ay medyo malayo to sa amin. Kailangan pa talagang mag-travel. Ayan mga kasisters, hapon na kaming pumunta dito at napansin ko na konti lang aming nakita dahil nga po siguro sa sobrang maulan at talagang mahirap namin titigan yung ilalim ng dagat at puro bulalo ang nakuha namin pero napakaunti at saka napansin ko sila Eric din ay konti lang nakuha at hindi rin tatagal mga kasisters dahil papunta na ito sa gabi ay uwi na kami maya-maya. So bali ang nakuha lang namin is napakaunti lang na si Orchin, isang timba na si Orchin at saka yung bulalo na shell ay konti lang. So at saka malamig na pati talaga masyado dahil basang-basa na kami lahat. So bali ayan po lahat ang nakuha namin at ito rin ang si Orchin. Ayun nga po at tayo ay magluluto na. Bali pagsama ko lang yung mga spices, bawang at saka yung sibuyas at ayan, hintayin ko lang siya na medyo maluto na konti yung spices. Ito nga pala yung si Orchin mga kasisters na hinimay ko na. At ayan, inuna ko siyang ginisa sa mga spices natin. Kasi kahit matagal ang pagluluto niya mga kasisters, ay ganun na talaga yan. Hindi siya nadudurog. Tapos, nilagyan ko siya ng gulay natin na papaya at saka may kalabasa kasi masarap yan mga kasisters ipaghalo yung ganyang gulay na may si Orchin, napakalinamnam yan. Hintayin ko lang mga kasisters maluto yung gulay ay tinakpan ko muna siya para maluto agad at ayan nga parang humibas na yung sarili niyang sabaw at ang ilalagay natin dito ay yung kakang gata o bali yung unang gata lang kasi talagang malapot na yan at pagkatapos nyan ay lalagyan ko lang siya ng panimpla para magkaroon siya ng lasa at ayan paminta nilagay ko at saka asin na konti lang asin ayan rock salt ang ginamit natin parang sa tingin natin ay marami pero konti lang yan at saka yung lasa niyan ay eksakto lang. So ayan, nilagyan ko siya ng konting malunggay para medyo tumaas naman ang level ng nutrition natin. Ayan na nga po ang hitsura niyan mga kasisters. Kapag naluto na, talagang krema-krema yung ating ginataan. At ayan, sa amoy ko pa lang ay napakabango yan mga kasisters. Yung nilutong ginataang gulay na may si Orchin. At ito nga po mga kasisters yung dinagdag ko sa aming pagkain. Bulalo, nilaga lang natin. Ayan. Yung bulalo na shell. Tapos nagdagdag po kami ng itong isda na
itong isda ay bisugo. Ayan, nabili ko doon sa Talipapa. Okay, mga kasisters, kain po tayo. Mag-pray. Thank you, Lord, sa pag-iingat. Salamat sa buhay. In Jesus' name. Uy! Lumabas ang dukot, ah. May dukot. Tanim. Mata yung aroma. Itak-tak mo. Sabi niya araw. Araw? Ilagdagan niya ng maday. Pangalan mo. Mata yung araw, ma. Aroma? Yan. Mga kasister, si nanay pala yung hindi namin kasama. Mabuti nga hindi namin nakasama si nanay doon sa pagpanihi dahil sobrang malakas ang ulan at malayo yung pinuntahan namin. Tapos ito lang ang nakuha namin. Yun. Si nanay ay sa bahay nila, sa baba. Bali, nagluto kami ngayon ng aming umagahan. Ayan, mamaya sa tanghali si nanay pupunta dito sa kanya maulam itong mga niluto namin. Kasi si nanay nag-asikaso sa bahay ni Eric. Busy. Ayan, masarap mga kasisters. Marinamnam yung si Orkin. Nag-inataan. Kain pa. Nami, ah? Nami sa ayo. Nami. Ayoko. Ba? Kunin natin yung pinakatinaan na yan. Baka may ano. May buhangin. Wow, agad. Ibang tanog ng manok kapag binahabol eh. Iba naman yung sigaw na yung man. May pala ko isang ipataba tayo ngayon sa tao. Kailangan maka makasain ka na at saka mamaya ulam na lang ang lulutuin natin. Lulutuin ko pagdating. Nga, tubig ayusin mo. Ikaw, ano schedule mo? Matulog. Aba! Kagabi ng tulog ah. Maglinis ng bahay mo. Tapos ito, Hana, dito sa kusina ka maglinis at kailangan may sinaing na tapos. Ako mag-aas ng tubig doon sa taas kasi punta ko. Ngayon, linis ng bahay. Okay, okay mga kasisters. Maraming salamat. Umiyain na busog at kayo ay nandyan. Nanonood. Susuporta sa amin. Maraming salamat! Thank you, thank you! Thank you so much!